So, storytelling muna tayo ngayong araw na ito dahil habang pinapanood ko itong taon na ito sa Tikim TV YouTube channel, ay talaga namang na-inspired ako. Nagtatrending siya ngayon sa social media at talaga namang dinadayo siya ng maraming tao sa kanyang tinda na hotdog sandwich. Alam naman natin lahat na syempre kahit sino ay papadun naman talaga magtinda nito at para-paras lang yung lasa. Pero ang kwento sa likod ng hotdog sandwich na ito ay maaantig ka talaga. Syempre dahil sa malayo tayo sa Pilipinas ay tiniray ko talaga na gawin ito. So bumili muna ako ng mga ingredients na tinapay, lettuce, cucumber, ketchup, mayo, mayonnaise at cheese. Yung mga gagamitin natin ay huwag kalimutan na syempre ay hugasan muna ito katulad ng lettuce at ng ating pipino. Hindi naging maganda ang pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang stepfather. Kaya naman sa murang edad ay naglayas ito papuntang Maynila. So gagawin natin sa ating lettuce ay kailangan natin ito i-dry gamit ang tuwalya. At sa cucumber naman o sa pipino ay kailangan natin ito hiwain ng maninipis. Nagpagala-gala siya sa Maynila at dahil sa wala nagagayit sa kanya ng tama, syempre, at ako makalam na rin yung kanyang sikmura that time, ay natuto siyang gumawa ng hindi maganda. Dito nga pala sa ating mayonnaise ay nilagyan ko ito ng all-purpose granules at ng kaunting tubig para lang lumab daw ng konti at mabilis ito nga mailagay mamaya sa ating sandwich. Also known as daga, meaning maliit, mabilis, at mahirap hulihin. Ayan ang naging palayaw niya sa loob ng lungsod ng Maynila. Bumili nga pala ako ng dalawang flavor ng hotdog. Ito ay beef at ng chicken. So walang pork dito kasi Muslim country. So medyo ito ay regular size. Kaya naman sa isang sandwich ay dalawa yung ating ilalagay. Nga pala dito sa ating hotdog ay regular size lang ha, kaya dalawa yung ating ilalagay sa ating sandwich. So binirito ko muna ito for 6 to 8 minutes. Dahil siguro na hindi rin siya nakapag-aaral masyado ay ito na yung naging araw-araw niyang trabaho. Naging hold-upper siya at tirador ng divisoria. Hiwain lang natin sa gitna yung ating sandwich at painitin lang natin ito. Pero kung gusto niya lagyan ng butter dito sa ating pan, ay mas okay yun. Mas masasarapan yung ating chikiting. Yan. So ilagay din natin yung ating lettuce at yung ating pipino, yung ating hotdog, mayonnaise, at ang ating ketchup. So kung gusto niyo pa magdagdag ng iba pang mga gulay na gusto niyo, katulad ng onion at kamatis, okay na naman din yun. Maraming beses na rin siyang pabalik-balik sa kulungan at syempre, hindi maiiwasang magalit sa kanya yung mga na-perusyo niya at talaga namang nakakatikim siya ng sakit sa katawan. Ang sabi niya pa, may isa daw talagang pulis na mabait sa kanya. Ito yung tumatak talaga sa kanyang puso. Pero syempre, kailangan niya talagang pagbayaran sa kulungan ng 10 taon. Yes po, 10 taon sa kulungan yung mga ginawa niya sa labas na hindi maganda. At ere na nga, habang siya ay nasa kulungan, ay dito na siya nakakilala sa Panginoon. Kaya naman, yung siya ay lumaya na, ay sinikap niya talagang ituwid ang kanyang pagkakamali. At yung isa sa kanyang naging inspirasyon ay yung pulis na umunawa sa kanya noon. Oh, di ba? Nakakantig talaga ang kanyang puso. So sabi nga, when one sinner repents, there is a joy in heaven. Oh, di ba? So, huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil habang buhay, habang tayo ay humihinga, may pag-asa talaga. And now, it's done! Our trending na hotdog sandwich. Siyempre, bago tayo mag-tikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, ano yung English na praise or quote na nasabi ko dito sa ating video? Ang inyong sagot sa comment box section. Ito na lang ang natira sa aking hot dog. Kain po tayo. Hindi talaga ako magtataka. Ang dami-dami talagang bumibili ngayon sa vendor na ito. So, guys, walang imposibleng magbago sa taong gustong magbago. Ayun po guys, maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and
Be happy. Bye, Shrub.